So mga tol, dahil natapos na ang laban ni former world champion Marlon Tapale sa bansang Japan kontra kay Naoya Inoue, 4 na araw na ang nagdaan kung saan knockout po ang sinapit ni Tapale sa round 10. Nilabas na nga po ang maikling video ng sparring ni Tapale sa Baguio ng isa sa national team ng Pilipinas sa channel nga po nitong si Kuya Marbs TV. Pinakita nito ang bilis at lakas ni Tapale. Paliwanag nga ni Marbs, hindi daw siya makapaniwala sa pinakitang performance ni Tapale sa labang kay Inoue. 2 sessions daw kasi niyang naka-sparring itong si Tapale sa Baguio. Iba daw ang pinakita ni Tapale sa training kaysa noong makaharap daw nito si Naoya Inoue. Buong akala daw niya mga tol, maiisahan daw ni Tapale si Inoue. Kumbaga, mapapatamaan ito ng solid punch para bumagsak ang monster. Pero mukhang napag-aralan din daw si Tapale ni Inoue. Mas magaling pa daw si Inoue. Nabasa daw agad yung laro ni Tapale. Grabe daw kasi yung experience niya kay Tapale sa sparring. Malakas daw kahit jab. Hirap daw siyang sabayan si Tapale. Hindi daw niya makuha ang timing. Pero noong matalo daw si Tapale kay Inoue, yun din daw ang sinabi ni Tapale. Hindi daw nito masabayan si Inoue at matimingan dahil sa sobrang bilis. Kung nasabi daw niya na mabilis si Tapale at di niya masabayan, eh mas mabilis pa pala daw itong si Inoue kaysa kay Tapale. Pero ganun pa man, saludo pa rin daw siya kay Tapale dahil bibihira daw ang makaabot ng ganung rounds kay Inoue. Malakas daw talaga itong Hapon. Sa mga nambabash naman daw kay Tapale, siguro daw hindi nila alam ang larong boxing kaya ganun na lang daw sila magpukol dito kay Tapale. So sobrang dami nga po ngayon talaga ang nambabas dito sa ating kababayan. Tinatawag pa nga ng mga bashers itong si Tapale mga tol na boy gapang. Sa kabilang banda naman mga tol, kung matatandaan, sinabi ni Bob Arum na mas magaling pa daw na superstar itong si Naoya Inoue kaysa kay Manny Pacquiao. Eh may mga hindi nga po sumang-ayon sa pahayag ni Bob Arum, hindi pa nga daw maikukumpara itong si Inoue sa nag-iisang 8 Division World Champion Manny Pacquiao. Dahil sa edadumanong 30 years old ni Naoya Inoue, iisa palang umano ang tinalo niyang Hall of Fame boxer at yan ay si Nonito Donaire Jr. Habang si Manny Pacquiao daw, sa edad umanong 30 years old, 6 na Hall of Famer na ang tinalo niya. Una, si Marco Antonio Barrera. Pangalawa, si Juan Manuel Marquez. Pangatlo, si Eric Morales. Pang-apat naman si Oscar De La Hoya. Pang-5 si Ricky Hatton. At pang-6 si Miguel Cotto. Kaya hindi daw talaga pwede ikumpara ngayon si Inoue kay Manny Pacquiao. Malayong malayo pa daw ito sa kalingkingan na nagawa ni Pacquiao sa mundo ng boxing. Bagamat isang 4 division world champion na daw si Inoue ngayon, 4 na division pa daw bago niya matapatan ang nagawa ni Pacquiao. Bukod dyan, kailangan daw tumalo ni Inoue ng marami pang Hall of Famer para matapatan talaga nito ang nagawa ni Pacquiao. Speaking of Manny Pacquiao mga tol, tuloy na nga po ang laban niya sa Muay Thai legend na si Buakaw Banchamek ng Thailand. Ayon sa balita mga tol, April 20 na ang nakatakdang laban ng dalawa. Pinakita na nga po ang titulo na paglalabanan ng dalawang legend. Bagamat isang legend po itong si Buakaw Banchamek, inaasahan ng karamihan na paglalaruan lang daw ito ni Manny Pacquiao dahil sa boxing daw ang laro nila at hindi daw sa Muay Thai. Pero may mga nagsasabi mga tol na hindi daw pwedeng maliitin itong si Banchamek dahil matigas din daw itong fighter. Baka daw matulad pa yan sa laban ng heavyweight na si WBC at lineal champion Tyson Fury versus MMA legend Francis Ngannou. Minaliit daw ng mga expert itong si Ngannou. Paglalaroan lang umano ni Fury. Pero noong magkaharap na daw ang dalawa, bumagsak pa daw si Fury sa round 3 nang matamaan ng solidong kamao ng MMA fighter. Bagamat nanalo si Fury sa laban na yan, eh marami po ang nagsasabi na si Ngannou daw dapat ang nanalo. Kaya sa laban ni Pacquiao kay Banchamek, kailangan daw wag itong i-underestimate.